Hello guys, bibigyan ko lang kayo ng tips kung paano ba ang tamang paglalagay ng leash sa ating mga dogs bago natin nilawat. So, kadalasan nangyayari, excited yung dog makita pa lang ng leash. Kaya yung owner o kaya yung handler ng dog, masyadong hassle. Nagwawala na agad yung dog, talon na ba. So, hassle sa inyo parehas yun. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglalagay. Bakit ba sila excited? Excited pag may nakita ng leash. So, ang usually kasing ginagawa ng mga dog owner is kahit excited yung dog, kinakabitan ng leash tapos diretso agad sila labas. So, mali yun. Nare-reinforce yung pagiging excited ng dog. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba dapat na maging kalmado lang sila pag nakita ng leash. Ang i-demo ko ngayon si Sia kasi siya yung pinaka-excited pag lalabas kami. So, panoorin nyo. Na tayo guys. So, kukuha muna akong leash. Tapos, ito, andito si Sia. Yan. Makikita nyo agad yung, makikita nyo yung pagbabago ng behavior niya pag nakita ng leash. So, kukuha muna akong leash. Yan. Nakita nyo, yung excitement niya. Yan. Masyado siyang alert. So, mas malala siguro yung sa inyo, mas malala pa. Kasi, makita pa lang yung leash, taon na ng taon, tapos naba talon. Si Sia kasi medyo na train ko na siya. Kaya, basta wag mong kakabitan ng leash yung aso mo pag talon, tapos damba, tahol dito, tahol doon, tapos dinadambahan ka, hindi mapakali, takbo dito, takbo doon. Wag mong kano. Ang gagawin mo doon, i-ignore mo. Hawakan mo lang yung leash mo, nang relax ka lang, kalmado ka lang. Tapos, tumitignan mo lang siya. Kasi, the more na in-ignore mo yung dog, the more na mag-behave yan eh. So, pag nakita mong kalmado na, nakaupo na, kalmado na lang siya, relax, kabitan mo na leash. So, pag nag-excited ulit, pagkakabang kinakabitan mo na leash, tanggalin mo ulit. Paulit-ulit lang yun, hanggang matuto siya na maging kalmado lang pagkakabitan ng dog bago mo kabitan ng leash. Kaya nakasit lang, kalmado lang. Tapos, saka mo siya kabitan ng leash. Then sa paglabas ng pinto or ng gate niyo, dapat una ka lagi. Hindi siya makikipag-unahan lumabas sa iyo. So kasi para andun yung leadership. So for example yung aso mo, pagbukas mo ng gate, kumakagat agad. Pipitigin mo yung leash. So dapat yung leash mo yung may correction training leash katulad ng binibenta naming magic leash. Napaka-effective nung guys, mag-avail na kayo. So hindi ko lang gamit ngayon kasi pasaat nilaban ng asawa ko yung magic leash. So, ganito gagawin nyo. Pag yung aso nyo nakikipag-unahan sa paglabas ng gate, bibigyan nyo ng correction. Ang correction, nyari ito yung aso nyo. Yan, umuna, bibigyan nyo ng ipitikin yung ganon. Yan yung correction. Pagka bigay ng tension, then release. Pitek release. Hindi yung lagi lang nakagano kasi natsutsup yung aso, nasasakal yung aso nun. So, wala din correction yun, lalo lang nagiging tensionado yung sitwasyon pa, ganun yung ginagawa nyo nun dog. So, ganito dapat i-demo ko sa inyo. Pinaka-the best nga, dapat nakasit ng bago. Bago pumasok tsaka paglabas, mas maganda nakasit lang yung dog. Para relax lang, kalmado yung dihasin sa inyo. Sorry guys, talabas kami. Kaya dapat gayahin nyo yung ituro nyo rin to sa mga dogs para hindi kayo hassle. Okay. So nakita nyo, pagbukas ko pa ng gate, palabas na agad siya, pinitik ko yung leash. So ganun ang gagawin nyo. Para kiniklaim mo na rin yung pagiging leader mo. Kiniklaim mo yung space mo na huwag siya makipag-unahan sa'yo. Yeah, mas maganda nga ganyan lang, matagal nakabukas yung gate tapos yung dog mo nakasit lang, kalmado lang. So, tsaka kayo lumabas pag nakita mo kalmado na yung dogs mo. So, yun lang guys, ulit-ulitin nyo lang yung para dito pa lang sa loob pa lang ng bahay nyo, kontrolado nyo yung aso nyo. Kasi pag di mo na nakontrol yan dito sa loob, mas mahirap ang pagkontrol sa labas yan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood.